maayo. Mao to nga nagpa-check up ko sa health center sa akong sugar ug taas gid siya. Maunang kuyawan na ko sir, pero tigid na akong ampo nga unta man normal. Normal gid siya balik. Kaluoy baya sa Ginoo, pero normal na gid siya. Minor lang gid ko og kanon, soft drinks, tapos kaning garlic plus usa gid ni sa nakatabang sa ako ah. Dati vitamin C og katong akong ginatumal. Karon kay tipid-tipid sad ta, nakita na ko ning garlic plus nga naa nay vitamin C. Ug kutob karon, mao na gid ni ang akong ginatumal ug kaluoy sa Ginoo, normal na sugar sa akong lawas. Salamat lang pugo sa Ginoo sir ba ug sa garlic plus. Garlic plus with sodium ascorbate. Kalusugan na iligtas sa garlic plus. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. Joy FM. Oras mga katinig, alas 6, stress na. Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mayong buntag kaninyong tanan mga katinig. Welcome ni atong programa nga Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon nga Miyerkules na a 15, adlaw sa mga doon na pa'y sweldohon. Ang uban na maka-English dayon, overdraft na pod. Ay na lang. May pa maayo kaayo ang mga doon ay sweldohon. Luoy po ang mga nawada na og trabaho tungod sa epekto nining pandemyang COVID-19. Guol kayo ang mga maapektuhan sa mga naasa pribadong mga trabahuan tungod kay di na pod kaya sa mga kumpanya nga duphan ang kalibutan. Oo, mo nang diskarte dito, diskarte diri ang atong dapat nga buhaton. Mga katinig, kumusta? Ubay-ubay ni atong hisgutanan sa kinatibukan ni atong programa. At least karong takna, taas na ang sidlak sa adlaw. Kagahapon, nagkulismaot, halos tibok adlaw, no? Gahapon, katilaw dyan kong kaligo na pod. Kaligo sa ulan, lisod ning motor-motor lagita, no? But anyway, kinahanglan yun na ito nga paligunan po ng ito ang pangdepensa. Kung dili maayong imuhang pamati, ayaw paulan. Kay basig musamot, imuhang pamati. Nya dudahan noon kag na COVID ka, bisag normal lang at rangkaso, no? Muna'y ang kamatuuran, daghang kayo ang wala nag-report karon sa ilahang barangay nga naigo o daw doon na sila'y lain ang ilang gipamati kay basin na ma-charge dayo COVID, no? Kay kining simptomas lagi sa COVID, halos pareho ra sa ordinaryong trangkaso mga katinig. Dili halos, pareho ra yung tanan. Muna'ng muubo-ubo gani ka o panabunog imuhang ba-ba kay basin. Doon ay makakita, itugan dayon ka. Na, basta pag mga silingan ninyo diya, pwede na mutugan dayon. Si Kwan dito, gahe kay kububa. Nya na wala nagpanlasa. Agoy, noy. Monang uban, mintras kaya pa, wala sila nag-report, no? Kay inig-report diretso din na sa isolation facilities. Sigurado gid na mga katinig, inig RT-PCR test o inig antigen test, no? Pastilan ng taon. Monang kinahanglan yun na to ang kanunay nga pag-amping, no? Hilabi na sa mga ang trabaho, perminting galakaw-lakaw, dubling ingat gyud ang kinahanglan kung pwede ipatuman gyud ang physical distancing, no. Kay at least sa kagabi nakatala og mas taas gamay ra pod upatra ang pagitan, no. 418 ang naka-recover sa COVID-19. Unya 414 po ang bagong kaso sa tibuok kasok Sargent Region. Ang pinakadaghan niini mga katinig ay Jensen Gapon, permintin nagauna, number 1 gina sila sa dunay pinakataas nga kaso.
Unya gisundan kini sa South Cotabato og ang ato ang probinsya usab. Ang nakanindot kay sa datos kang gipagawa sa IPHO kagabi nasa nakatala kita og mas daghan ang naayo sa COVID-19 kung nga diin 83 no ang naka-recover niya 32 mga katinig ang bagong kaso. So sa 83 ka mga naayo ang pinakadaghan ini 32 ang gikan sa Kidapawan City, 22 ang sa Banisilan, 10 ang sa Antipas, 8 ang taga Kabakan, 5 ang taga Pigawayan og President Roas og 1 ang taga Matalam. Pero na kini. Kumusta mga taga makilala? Ha? Gipatuman naman diha, di ba? Ang kadtong hugot nga minimum health protocol especially sa Tabo, panahon sa Tabo, market day. Pero kagabi sa isinta mga katinig ang natala nga kas, bagong kaso sa tibuok probinsya. Pinakadaghan ini gikan sa makilala, 27 no ang natala nga mga bagong kaso. Unya 17 pod ang gikan sa Kidapawan City, 7 ang taga Banisilan, 5 ang taga Alameda, 3 ang taga Carmen og 1 ang taga Arakan. Sa kasamtangan, no, bisan pagtaas ang ihap sa mga naayo, taas pod ang kasamtangang aktibong kaso, 1,392, no? Ang ato ang aktibong kaso diri sa probinsya. So kinahanglan gyud mga katinig ang dubling pag-amping, no? Ang sa gipagawas usab nga datos sa City Epidemiology Surveillance Unit kagahapon at least no ni naog karon ang atong aktibong kaso diri sa Dakbayan sa Kidapawan pero taas sa gihapon sa gipagawas nga real time daily census 17 ang natala nga bagong kaso unya 33 ang mga naayo. So sa kasamtangan na natay 295 ni kunhod gamay ang ato ang aktibong kaso pero timan ni ha pinakadaghan na niini mga katinig local transmission nagtinakdanay sa mga panimalay. Gahapon 111 ang aktibong kaso sa barangay poblasyon pero at least kagabi sa gipagawas nga daily time census 104 na lang ni kunhod gamay ang aktibong kaso sa barangay poblasyon. So 104 sa kasamtangan ang ato ang aktibong kaso diya sa barangay poblasyon unya dunay 36 no ka mga laing kaso sa may barangay Sudapin, 16 o 26 ang sa barangay Singaw, 16 ang sa Lanao og sa Hinatilan. Oo, ni kunhod gamay no. At least doon ay mga paglihok sa barangay Lumabes, doon ay 12 no, ka mga kasamtangang aktibong kaso. Nya siyang po dag sa barangay Balindog. At least sa ubang lugar, ni kunhod na gamay. So muna, kinahanglan mga katinig, dubling amping yun ang atuang paghimuon. Ang maayong balita, kagahapon po niabot ang 14,000 o 14,000 no, nga bakuna nga Sinovac vaccine nga gihatod sa Department of Health Center for Health and Development kung nga diin gidawat kini sa atoang coordinator sa IPHO si Carla May Palo. Sa naasoy nga ihap mga katinig sa 14,000 ka mga Sinovac vaccine, 10,000 niini ang gikatagdang ihatag ngadto sa first dose para sa A1 hangtod A5. O nana ha. So kato mga A4 nga nagahulat diha mga katinig kay tibuok probinsya man ni ang naasoy nga ihap kung nakatala na naman mo sa inyong barangay i-follow up na lang ninyo, no? Alang dito halimbawa sa mga frontline essential workers nato. Oo, katong nga nabilong sa mga ahente, kana sila no, kana mga ahente sa mga pagkaon, sa bisag unsa pa. So, i-follow up ninyo dito. Oo, katong mga nasa A4 para sa mo sa mga media namin sa A4. So, swerte lang ko kay nauna gamay no, nga nabakunahan. So, ang nahabilin pa nga 4,000 gigahin pud ni alang sa second dose sa A1, A2 og sa A3 no. Ang napulo kabalo mo pili kantidad mga katinig sa naasoy nga bakuna, nagkantidad kinitanan og
9,371,740 no ang naasoy nga mga bakuna kay ang 10,000 na vials na kandidat og 6,694,100 unya nga 4,000 nagkandidat pud niga 2,677,640 so inga na ang kamahal no sa naasoy nga bakuna nga gikan sa China mga katinig. Oh, pinalitan ni ha, dili na ni hinatag sa China, pinalitan ni sa tong gobyerno sa Pilipinas busa. Ayaw ninyo og saya nga ang chance nga kamo usab mabakunahan. Oh, doon na pagyapo yung mga daghang nga nagaduda, naghadlok, nanghadlok. Pero tan-aw ninyo ang katong mga nabakunahan na bisan pag doon na yung mga comorbidity, obserbahin ninyo sila, di ba? Nakasinati sila og minor lang o na epekto sa human sila nagpabakuna, so sila ang inyong tanawa, ayaw ninyo basihan, ayaw gihimuag basihan nga di ka magpabakuna ang mga nakita ninyo sa social media kana wa mo gutom masayod kinsay nagsultig da tama og dili busa inyo gyug siren ang mga source ni ana base mga peke na no nga mga pagawas nga mga impormasyon nga analagay dunay magnet mo pilit na ang kutsara ug uban pa mamahimong zombie ay pastilan in taon kita na mo zombie sa realidad television siguro ug kana mga nakita niyo sa pelikula kana na dagang zombie diha oo pero kanang actual kita na mo katong zombie siguro galakaw-lakaw diha. Adik kayo ba? Nga wa nagkaon kana siguro may mga zombie, no? But anyway, ang atong kanunay huna-unaon ang atong protection. So, tanawan ninyo inyong silingan, inyong mga parente nga una nang nagpabakuna, kumusta ba sila? Ang uban nakasinati, kaya ang pagdawat mangod sa bakuna mga katinig depende sa kondisyon sa imuhang lawas. Mao lang naa say kanya-kanyang epekto, no? Pero kung tanawan nimo ang porsyento sa mga naapektuhan o nakasinati og dili maayo, ikumpara po nimo sa mga mas maayo ang nakuha. O, anyway, imuha man ang lawas, imuha man ang pamilya, ikaw bahala ang pagprotekta ni ana kung si may dapat nga buhaton. Kaya kung dili nimo protektahan in taon, milyon ang kantidad mga katinig para magpaalim, labi na nakasinati ka o na severe ang imong kaso sa COVID, no? Ang provincial government mga katinig ilawang pinaagi pod no sa Provincial Development Council nagpasa sila og dugang nga supplemental budget nagkantidad og 263,935 pesos sumala pa kini isip COVID response. O, nanapod na. Maghinaot kita nga kining kwarta magamit yun. Alang sa COVID response, dili sa COVID response. di ba mawala ang pagduda in taon sa katawahan nga doon na magpadulong sa COVID niya na. Di ba? But anyway, 207 million is 207 million plus. No? Mauni, magandako ni tabang mga katinig alang sa pagpangina o alang sa panginahanglon, panginang halanon, ha? Alang sa panginahanglanon, oo. Mao na siya sa tuang katawhan. So, base sa presentasyon sa Provincial Planning and Development Coordinator's Office mga katinig nga gipamunoa ni Cynthia Ortega, tulo, no? Gitunga sa tulo ang naasoy nga budget. Ang 180,346,884 niini gigahin alang sa economic services kay kinahanglan magyud nato ron grabing naapektuhan ang atoang mga katawhan sa COVID. Unya ang 14,317,051 niini gigahin pod alang sa social services og ang 12,500,000 para usab sa general public services, no? So, ilawom sa naasoy nga supplemental budget, gikuha ang pondo niini ngadto sa 20% Economic Development Fund sa probinsya nga gikan tuig da 2015, 18, 19 og 2020, no? Year 2020. So,
Sa naasoy nga budget, 98 million ang 98,466,376.57 centavo ang gamiton o gigahin alang sa Integrated Provincial Health Office para asa man eh. Sigun sa breakdown mga katinig, atong ginamensyon ni Hakay, importante mangod ni, kwarta ni sa gobyerno ato ang ginahisgutan. Parte ni ini ang 28 million no dito sa 98 million 28 million ni ini ang gigahin alang sa mga intensive care units o ICU pagpaayo sa mga ICUs, ward rooms o guban pang mga pasilidad sa para sa mga COVID patients sa 26 million usab ang gigahin alang sa medikasyon o pagpaalim no, pagpatambal sa mga negos COVID mga katinig sa mga ospital. So katong mga gipangdala sa gilain-lain mga ospital diri sa probinsya. So mupalit usab o gatambal alang sa COVID, nagkantidad og 25,000 per vial ang paliton nga tambal. Ingana ha, ingana kamahal mga katinig, doon na po itag 5,000 ang per vial no, kini alang sa mga critical o severe patients kada adlaw mga katinig ang ginadala no sa mga ospital. Oh, grabe kamahal gyud ang tambal. Mga anak ka, anak kamahal ang per vial sa tambal, tinuod na ingana gyud kamahal mga katinig. Unya doon na po gigahin nga 15 million alang sa medical o dental laboratory supply para sa COVID facilities sa probinsya no. Sa kasamtangan, puno-puno gyud ang atong mga ospital na. At least may na lang kay nakapalit og dugang mga oxygen supply sa laing kumpanya. Unya ang usap pa kadakong hagit niini mga katinig ang pagkuha og mga dugang contact tracers, kini importante kay ni sila no. Og ang pagdugang pod sa mga doktor para sa mag-asikaso sa mga pasyente sa COVID no. So mga na sa mga katinig kagahapon pod atong nasayran nga mura gisugdan na ni pod og gisugdan na pod sa sangguni ang panalawigan ang pagtuki sa naasoy nga gigahin nga pondo. So sunod mga adlaw doon na kita yung mga balita kay kainom duman di ba? Dunay naging controversial katong supplemental budget number 1 nga gipangayo pod sa Office of the Provincial Governor kay tungod giharang kini sa sangguniang panalawigan kay dili sila kontento nga naasoy nga pondo gamiton tanan sa COVID response kay dunay mga budget dito nga alang kanila questionable no. So karon mag dako man pod ang pagsalig nga maaprubahan kini kay kini gahin gyud alang sa COVID response. So hinaot kita nga para sa kaayuhan sa katawhan gamiton og tama ang pondo og aprubahan pod kini no. Sigon na sa plano o depende na sa ilaha. Tanaw na to kung siya dagan nini unta ipadaplin sa politika nining panahuna. Kabalo man ta, di ba? Kabalo ta nga magbangga sa umaabot nga eleksyon si Governor Nancy Catamco o si Vice Governor Lala Talinio Mendoza. Gani na buo na or na sila yung mga line up no alang sa umaabot nga eleksyon kinsang ilahang mga party mates. Ingon man diri sa siyudad pod sa Kidapawan, tulo ka pangalan ang nagagawas karon nga magbangga sa umaabot nga 2022 national and local elections. Kinsa ba ni mga pangalana mga katinig? Oo. Kay mabakante man ang pwesto sa pagka-mayor diri sa syudad. Kay mo graduate naman si Mayor Evangelista, no? Humana mahumana yang termino. Amot sa kahayagan niya. Oh, sekreto pa daw. Tanaw na to mga katinig ang mga pangalan nga nanggawas karon. Oo, siyempre naguna da ang anak ni Mayor Joseph Evangelista nga kasamtangang CIO o legal counsel sa city government, si Attorney Paolo Evangelista. Likay-likay gyapon, oo. Likay-likay gyapon. Amot tingala ko nila ba? Ang motibo sa pagbutang isip pa usa lang katig pamaba sa city government nga maoy mo istorya sa tanang mga hisgutan ng kalabot sa COVID. Dili pa istoryahaw ng mga head of offices bisan pa ang ato ang city health o ang one hospital ang ato ang seso kay kinahanglan siya ragod mo istorya pero galikay-likay man ambot nga no
Ang kinahanglan sa katawhan nga ang tamang impormasyon para makounter ang mga fake news nga nagakuyanap, nagakalat nga sobra pas COVID, no? Nganong siya ra ang dapat nga mo istorya? Pero sa to ang pikas bahina sa good side, imong tanawon kini para dili sayop or dili kanya-kanya ang paghatag og statement nga dili mga makapalibog sa katawhan. O, so giusa na lang, tama na, no? Pero ang usa ka motibo nga atong nakita niini, para siyempre kanunay madungog, kay mudagang og mayor, di ba? libreng exposure, mo na pikas nga motibo nga atong nakita, pamulitikar na. Oh, pero balikan nato, kinsa ba yung mga pangalan, mga katinig, ng mga bugat nga makalaban ini? Oo. Oh. Number one nga bugat nga kalaban niya si Vice Mayor Jibjib Bumbeyo, mudagan magyuna pagka-mayor diri sa siyudad sa Kidapawan. O niya, sa mga hungihong nga nakaabot sa tuwa, hapit na pod, no? Ginapanday na niya ang iyang mamahimong lineup. Ang usa pa ka mudagan ikatulo, murag bugat pod nga pangalan, ha? Kanhing Vice Mayor Jun Piñol. O mudagan daw usab, no? Pagka-mayor diri sa siyudad. So tan-aw nato, kinsay maayong lucky alang kaninyo nga mamahimong mayor diri sa tong Dakbayan. Ang pangutana, nakaparehistro na ba mo? O, kung wala pa, awa gyud. Igo na nakagayaw-yaw nagbagutbot. Kay importante man ang boto sa matag usa ka nato, no? Nga maoy makadugang sa ihap kung kinsa ba atong ibutang sa pwesto isip magdumala nga leader sa tong syudad. Oo, nakita naman ninyo ang ilang mga performance o ang ilang performance may inyo ang mamahimong basihan, no? Kay kung paistoryahon nimo alami magigay kay na sila mga istorya gyud. Oo, malami gyud kayo, no? Kabuhi ginagpatay. Pero ang panguntana diha, ang performance nila, satisfied ba mo? Especially sa COVID response nga kung nga diin million-million na ang gigahin, no? Diri sa syudad million pa lang, wala pa man yata na bilyon ang ato ang nagasto sa syudad, million pa lang. Pero sa tanaw ni mo mga katinig, ang tanang mga opisina, no, nagahin po dog budget alang sa COVID. Mo nang dili kalikayan na alagi ng kupit lagi. Oo. Ay na lang. Alas 6:24 na mga katinig ang atong oras. Boy signal tong atong interview eh. Mo na iyon niya gabi eh. Hinid ang signal sa ilang dapita. Try. But anyway, sige, atong panikamutan utro, no? Ang ato ang mga respondent karong buntaga. Dawid kita report na mga katinig na sa linya si Tinig Tresel Lizel Anyon Banga. Sumala pa pito ka mga rebelding NPA ang nadakpan, no? Ato sa enkwentro tali sa mga sundalo o mga rebelde. Dugang balita na si Tinig Tresel Lizel Anyon Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ay, buntag ka, Lizel. Naka-isolate karon ang pito ka mga miyembro sa Rebelding New People's Army human magpositibo sa COVID-19 RT-PCR test sa probinsya sa Bukidnon. Namatay ang usa kanila tungod sa naangkong samad pinusilan sa lawas atol sa engkwentro kaniadto miaging adlaw. Ang mga nadakpang NPA, gikan sa managlaing engkwentro tali militar sa San Fernando o Valencia City, Bukidnon. Mokin ang gibutsyag ni Major Francisco Garillo Jr., ang Division Public Affairs Officer sa 4th ID sa pakiginabi. Naka-isolate sa ang pipila ka mga sundalo nga nakahimamat sa mga rebelde. Sa karon, subling giaghat sa mga sundalo ang mga rebelding NPA nga mobalik na sa sabakan sa gobyerno aron mahatagan og libreng bakuna bato COVID-19. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Tinig 13, Lizel Anyon Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Dagang salamat ka, Lizel. Uy, kabad news ba ito? Nanadakpan niya nagpositibo dahil sa COVID-19. Alas 6:26 na mga katinig ang atong oras. At yung pag-usko na ito ang pang-depensa. Ato ang himuong food supplement ang Yaki Herbal Capsule matag-adlaw kay makatabang yun ni aron mas muligo ng ato ang immune system. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan na ako sulit ba? Sabi niya, yun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first, ang gawa sa resulta sa biopsy nga,
papilyari kasi numa. Wala ko lang na una-una, kung gitry ng inyong produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko ng kinom 3 times a day sunod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawa sa resulta, natingala ang doktor, nga ano daw nga, negative na ang resulta sa biopsy. Nawala na siya. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong stilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbohong ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Palatian Impas. Mapalit sa mga butika. Anyong haseyo. Gusto mo bang mag-abroad sa bansang Korea para iwas ma-scam? Tunguhin ang tanggapang makakatulong sa'yo. Ang Flycor Korean Office. Flycor Korean Office. Mahalaga ang government-to-government processes at POEA hired. Dito, tutulungan ka ng Flycor Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwanang sahod at maraming benepisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiahon ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa Flycor Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata. Maximum of 50,000 pesos with zero interest. O ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa Flycor Korean Office na matatagpuan sa 3rd Floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Maaari din silang makontakt sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa Flycor Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. Mas ganado sa produktong sigurado MMV Stream New Muabag pag asenso ang inyong mga baboy, manuog bibeng baka o kabayo, kanunay pakana o MMV Stream New arong paspas ang pagdako o maayong resulta MMV Stream New maayong magpatubo. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6:30 na mga katinig ang atong oras. Padayon kita na itong programang Tinig ng Bayan. Ato nang nasugdan ng paghisgot sa politika mga katinig. Kay di rin na ning padulong nagapangandam ng kadaghanan. Hapit na ang filing sa Certificate of Candidacy. No? Tunga-tunga na takaroon sa bulan sa September. Unya sunod bulan hangtod October 8. Doon na lay duha kasimana. Magsugod na. No? Ang pag-file sa ilahang Certificate of Candidacy. Karon pa lang mga katinig, wa pa'y campaign period. Ato nang makita sa mga social media ang pagpangampanya, no? Pagpaila sa mga politiko. Oh, ana sila wa may gisulti nga unsa tawag nini? Way gisulti nga ibuto ko ninyo. So dili pa masulti nga kana election pwede na sila ma-election ni ring ni ana. Okay, nagpaila lang man sila. Kinisikuan. Kuan ay maayong leader butang tawo, no? Matinabangon, madaling lapitan, mahirap hanapin. Pastilan in tawon. Si Senador Manny Pacquiao, unsa kayang motibo ngano nga nag-file sa og kaso batok kay Kibuloy? Political strategy, unsa bay tawag ni ini pagprotekta sa iyahang kaugalingon, no? Dako-dako po to o kwartahanin lang ba ni, no? Kay nakita na nato ang
ang dula ni Manny Pacquiao. Unsay mga panlantaw niini sa itong mga political analysts? Si Professor Ramon Bilino Jr. sa Ateneo de Davao University atong kauban. Prof, good morning. Yes, may umaga. Magandang din sila sa manikikinig. Habang papalapit na, umiinit na ang politika kahit na nandyan si COVID. Sa bagay, malaki ng pondo nila dahil nakakupit na. Ano nakikita niyo ngayon, Prof? Yeah, ako yung nag-mention na si Senator Manny Pacquiao. Medyo hindi natin maintindihan no, kung ano yung magiging strategy niya. Uh-huh. Kasi nga, ito, bagong laban na naman to, no? Pagkatapos yung laban niya sa ring, no, ito uh-huh. naman, laban na, legal battle na naman, uh-huh. hindi pa kasama yung election battle niya. So, ako nga, sabi ko nga, no, di ko alam kung ano yung motives dito, no? Uh-huh. Kasi, sabi nga natin, kahit na ipapayal niya ngayon, hindi naman, ano, no? Hindi naman overnight, no, mare-resolve yan. Mm-hmm. At saka kailan ba nilabas ni Pastor Kibolo yung statements na yun at bakit ngayon lang din sinail? No, so yung timing din na tinitingnan natin. Uh-huh. So, of course, since nag-ano na siya, no, nag-mention na siya of plano niya, no, although hindi pa naman siya talaga fully nagde-declare, so pwede natin masabi talaga na ito ay part of politics na, no, at least nagpapakilala siya. Pero sabi ko nga, kung ganyan yung pagpapakilala niya, hindi ko alam kung magiging effective yan. Di ba? Kasi napaka-negative, no? Uh-huh. So, tama ka, no? Na may karapatan talaga siya, no? Bilang individual, no? Na mag-file ng kaso kung yung kanyang karapatan naman ay medyo niyuyurakan ng iba. Pero sabi nga natin, no, yung timing. Uh-huh. maganda ba yung timing, no? And ito ba ay makakatulong sa kanyang 2022 ambition? Kasi ako, kung ako strategist, naniniwala ako na you will do better, no, if you create more friends rather than enemies. Correct, opo. At saka, kung pera-pera pag-usapan, eh, sobra-sobra na yung kanyang kayamanan. Actually, yun nga yung, kasi 100 million yun eh. Uh-huh. Pag nag-file ka kasi ng libel case, usually, may kasamang bagyan. Mm. So magbabayad ka rin, so ibig sabihin nagagastos ka ng milyones para makafile lang ng milyones na na kaso. Pero so yun na sabi niya. Yeah. Pero ang sabi niya kasama sa hinihingi niyang danyos yung acceptance fee ng kanyang mga lawyer. So lahat ipapasalo niya kay Kibuloy dahil sa kanyang reklamong isinampa laban kay Kibuloy. Yan, actually formal man eh, pero yun, mananalo siya. Matatalo naman siya. So, sa ngayon nga, nasabi ko nga, no, millions yung kanyang binayad at band kasi may ganyan sa, sa libel case. Hindi lang basta-basta ka makakafile ng uh-huh. At saka may corresponding percentage nung hinihingi mong danyos, uh-huh. ibabayad mo yan. Para at least, kung hindi totoo naman yung yung final mo, syempre masisira din yung reputation nung iyong inakusa. Mm. So, sabi mo nga, no, parang hirap na strategy itong ginagawa niya. Mm. But anyway, titingnan natin, no, kasi hindi pa naman lumalabas yung yung survey, yung third quarter survey. Mm. Okay, malay natin, no, baka naghahanap lang talaga siya ng publicity stunt, no, and baka sabi nga natin, no, either good or bad publicity, still publicity. So titingnan natin kung may epekto talaga. Maliban dito, malamang merong nasa likod ng nasa likod ni Manny na nagpapalakas ng kanyang loob na itong gagawin mo, itong ganyan, no? hindi naman kasi talaga exactly. politiko si Manny, di ba? Yeah, exactly. Kaya sabi ko nga kung sino kaya yung kanyang political strategies. I don't know kung anong style nito ganito. Kasi ang hirap talaga nung itong ang dami mong kinakalaban sa kanya. No? Hindi pa kasama dyan yung laban sa PDP laban. Oo, kasi alam din natin magkakaroon din ng kaso yun. Mm-hmm. Iba na naman. Pero sa ngayon, nagdeklara na nga yung Senator Ping at si Senator Tito Soto at yung mga lineup nila na nasa lineup din ng kasalukuyang administrasyon. Ano naman ang narinig mo sa kabilang side, Prof? May mga na ba? May mga latest development ba tayo sa kampo naman ng administrasyon? Yeah, actually sa administration ang ini-expect natin, no, kasi nga nilabas na 'yung pangalan ni Senator Bongo, although nag-decline na siya, no. Almost itong key President Digong, no, at dahil sa nag-declare si President Digong, no, hindi na daw magde-declare itong si Mayor Inday. Uh-huh. Ang nakikita natin, no, baka later part of this month, no, kung kasi
medyo hindi rational na tatakbo kang vice president na wala kang presidential candidate. Correct. So ako ang tsaka ako I'm more concerned no, doon sa health ng presidente kasi medyo may edad na siya. Sabi nga natin no, since 2004 ilan na 'yung mga namamatay na kandidato sa national elections na namamatay after the campaign because of you know yung toll ng campaign no. FPJ, Raul Rocco, Miriam Defensor Santiago. So yun medyo delikado no, on the part ng health ng presidente lalo na may pandemic pa tayo ngayon. So ang nakikita natin no baka magkakaroon ng supreme sacrifice, bababa siya to allow yung kanyang anak na tatakbo. And you know, I think yan din yung inaabangan din ni Senator Bongbong Marcos. So kung kukunin din ba siyang running mate, if in case tatakbo si Mayor Inday. Pero kung halimbawa, ano mangyayari naman kay Bongbong? Lilipat sa ibang partido o ibang kampo? Kung sa kasakaling matutuloy? Nag-option-option na sila ngayon eh, di po ba? Pero si ano hindi naman kailangan kasi ang HNP naman kasi is not a national as of now hindi pa yata siya national political party. So ang lumalabas naka-coalition siya sa mga I think 6 other national political party. So mas madali naman na mag-coalition na lang yung KBL. No? I think KBL yata si Bongbong if I'm not mistaken or nationalista. Pero yun na nga, no? Sabi natin, hindi naman mahirap kasi pwede naman mag-coalition na lang. And then, run dun sa kanyang political party, pero naka-coalition dito sa HNP ni Mayor Inday. Pero yun na nga, no? Medyo inaabangan pa natin kung ano yung magiging mga susunod na kabanata. Kasi I know right now, yung mga supporters ni Mayor Inday, hindi pa rin tumitigil. They are still calling Kaya nga dito sa probinsya ng Cotabato sa Region 12 ano sa mga LGU nakikita ko yung poster ni Mayor Inday at pinatatakbo pa rin talaga siya. At maliban dito, inaabangan din yung posibleng announcement or posibleng desisyon ng pangulo na instead na tatakbong vice mayor, abay tatakbo itong mayor ng Davao. Babalik sa Davao. Pwedeng ganoon kasi sabi nga natin no magkakaroon din ng kahit na medyo may pagkaunting vacuum. Although I know they are preparing na no? They are preparing someone na pwedeng patakbuhin dito. Pero sabi nga nila, no? kung hindi naman siya tatakbong vice president, mas maganda na babalik na lang din siya sa Davao. Mas relax daw siya sa Davao. Kasi, siyempre, matanda na. At yung Davao, kumpara sa Pangulo, mas marami ang... Marami ang matitigas ang ulo, maraming kinakaharap na problema. Unlike sa Davao, mas less yung kanyang problema dahil sa Bisaya pa nahan ay natanan. Yeah, or pwede naman din na mag-retire na siya kasi sabi nga natin, no, health reasons, no, may edad na rin yung presidente. So siguro, no, at least ma-enjoy niya yung company ng kanyang pamilya, mga apo. Titingnan natin, no, kasi yun na, ako... wala naman kasi ibang viable candidate ang administration. Yun na medyo nakatawa kasi sa part ng opposition, ang dami nilang kandidato. So sabi nga natin, mahati-hati yung boto. So on the part ng administration, kahit isa lang ilalagay nila, medyo malaki yung chance na mananalo kasi nga hati-hati yung boto sa opposition. No? Ito nakita na natin nung time ng 2004 elections. 2004 elections no na alam natin at that time si Mayor si President GMA medyo medyo unpopular na and yet no, tumakbo si FPJ, si Raul Rocco, si Ping Lacson. Nahati Brother Villanueva, nahati yung mga boto, nanalo pa rin itong si President GMA. Kumbaga para-paraan ng mga politiko kung paano sila makalamang sa kanilang mga kalaban. Pero sa sistema ng pangangampanya ngayon, kasi bawal lang face-to-face siyempre makakatipid dito ngayon ang mga politiko dahil gagamitin nila yung social media. Kukuha sila ng mga social media influencer at madali gagawa sila ng mga dummy account, no? Mga troll at iba pa. So pwede nilang gawin lahat ngayon. In fact, may mga napanood na ako ng mga nagpa-flood na sa social media. Yung strategy na kanilang ginagawa, kunwari, dramatize. So, ang iba pinapadaan sa entertainment, joke-joke para madaling ipasa. Dito ngayon maglalaro. Sa nakikita ho ninyo, Prof, anong mga posibleng mangyayari sa pangangampanya ng mga ito? Yeah.
actually, ano naman, allowed naman nila yung face-to-face, no? Pero ito yung limited face-to-face. Sabi ko nga, paano yung gagawin, no? At sino yung, ano, sino yung magbabantay? Kasi kung Comelec yung magbabantay, most probably, medyo, ano yan, no? Medyo mahirap, no? Konti yung tao nila. Eh kung LGU naman, that would be to the advantage of the incumbent. Correct. Bawalan niya lahat, no? Yung mga kalaban niya, yung sa kanya lang ang ihalaw niya. Pero yun na, tama ka, no? Magiging crucial itong social media, although sabi nga natin, no, hindi naman kasi din lahat, no? Medyo na cover ng social media with the coverage of the internet that we have. Ako, ang tingin ko, medyo lalakas itong tinatawag natin na patronage politics. Itong ano eh, itong bumoboto yung ating mga kababayan based dun sa mga matatanggap nila from the politicians. Ito yung ano, no? So dahil sa pangangailangan, no? Oo, kasi maraming nangailangan yun, no? yung mga relief goods, no? Itong mga vaccines, pwede rin itong magamit, no? Sa kampanya. And of course, no? Dahil sa nagpamigay nga tayo ng SAP through, ano, no? Online means. So hindi na ano, no, hindi na mahirap for these politicians, especially sa local politicians, na ma-access yung mga account ng mga ano, no, ng mga botante na pwede nilang bayaran. Kasi before medyo madali nating ma-ano eh, kasi pag nakikita natin, no, pag namigay ng mga 500, 1,000, nakikita natin. Pero ito mahirap to makita, no, pag dinaan to sa GCash or sa ibang e-wallet na apps. Hindi natin to mababantayan. So medyo mahirap, no. Kaya sabi nga natin, no, mas doble yung pag-ano natin ngayon, yung ating efforts, no, to educate our citizen. At the same time din, no, etong ano, no, pagbabantay, no, na paano tayo pipili ng ano, paano tayo pipili ng boto. Ito pa nga, no, hindi pa nga natin alam kung paano babantayan yung ano, no, yung mga presinto, kasi hindi natin alam kung isang araw lang ba yung botohan or kasi ang naririnig natin ng proposal is more than one day ihati yata according to age group. Pero yun na nga, sabi nga natin, no, kung isang araw nga ang hirap bantayan, how much more kung more than dalawang araw. Madali ano tawag rito, ballot switching. Madaling gawin yan. Akin, mas problema kasi mas ano, automated yung ballot switching nito. Kasi diba, on ano siya, yung automated, no? So, yun na, medyo sabi nga, great challenge, no? Hindi lang sa ano, no, sa mga tatakbo ngayong 2022, mas challenging, no, sa watchdogs, no, so, sa mga magbabantay na to ensure that our election is fair, no, and credible. Medyo mahirap lang, so kaya ngayon, no, talagang as early as now, nag-iipon na kami ng mga volunteers, nag-educate na kami, no? So medyo na busy na kami ngayon sa mga political education campaigns namin. Kasi nga sabi nga namin, no, na by 2022 medyo patronage driven and personality based yung ating magiging election. Sa ngayon wala pa masyado akong naririnig, ano, na grupo ng mga election watchdog ang nagsabi na naghahanda na sila maliban sa inyo, Prof. Anong grupo ninyo? Sa ano pa rin ba? Sa akadema, no? Yeah, sa amin, sa atin, yung Blue Vote, although ano naman, no, I've been meeting with ano, with ito, na itong national na SEAC, no, yung Catholic Educators Association of the Philippines. At the same time, may lumalapit din sa atin, no, na mga other, ano, no, other institutions, although yun na nga, sabi nga namin, hindi namin kaya na kami lang. So, we're hoping, no, to collaborate, no, especially na, no, may kausap na rin tayo ng mga media outlet, no, na possibly, no, na mag-run din itong mga modules na ginagawa natin, so that we can educate our people so that they will have a more intelligent decision pagdating ng 2022. Oo, kasi matatandaan natin sa mga nagdaang mga elections, nariyan lagi yung NAMPREL, yung Lente, ano pa ba yun? Iba pang mga election watchdog. Pero this time, kaya tayo. PPCRB. Although, ano naman, nandyan pa rin naman sila. Siguro, medyo maaga pa siguro, kaya hindi pa, ano. At wala pa kasing, ano, wala pa rin nire-recognize yung, ano, yung COMELEC, no? Kung ano yung official na, kasi usually kailangan ng recognition ng COMELEC yan. So, pero, ano, we've been meeting with them, no? Nandiyan pa naman din sila, no? Pero siguro nag-antay lang ng, ano, no, ng certification coming from COMELEC, no? Na sila yung official, no? Kasi, sabi ko nga, no, ang dami rin kasing gustong maging, ano, watchdog dito sa Pilipinas. Kahit yun, medyo may competition na rin. Pero hopefully, no, we work together, no, para to ensure na credible and fair elections natin. Aha. Prof, maraming salamat po sa panahon na ibinahagi mo dito sa ating programa. Thank you so much po. Maraming salamat, Mar Far. God bless. Stay safe pa tayo lahat. Well, God bless po si Professor Ramon Belino Jr. sa Ateneo ni Davao University. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ang uban nato mga kaigsuunan, Diris Dakbayan sa Kinapawan ba? Especially katong mga
mga grabe gud na kasi nati tungod sa epekto sa COVID. Madungog nimo ilang mga alingo, ang sa tawag niya, mga yangungo ay pastilan. Ana sila, bantay lang, hapit ang eleksyon, makabalos rami. Mao nang ilahang mga gipangsulti ba, no? Dapat yun, pilion yun itong dapat o pero wala man kayo mapili good nga pareho na magutanan, no? Pag yun kag mga politiko na kayo, inig ka mga mayara mo istorya lagi, inig lingkod, nawa alaman itong gipang istorya in taon. Mao naging nila madaling lapitan, mahirap hanapin. Alas 6:48 na mga katinig ang atong oras. Ayaw ninyo kalimti ang atong mga anak pa tumaron og kiniyaki vitamins kay makatabang kini aron sila protektado. Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga Neo Pontevedra Antipasco Tabato ang iyang pagpatumar sa kiniyaki vitamins sa iyang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pud ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamo. 4 months ako na siyang ipainom og Yaki vitamins niya nga haplas pud na niya Yaki pud niya oil nakaron niya basta nang taon mabuspos na in taon. Yan ang Kiniyaki Vitamins o Yaki Liniment Oil. Epektibo yun na sila mga higala. Busa, sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro. Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place. LI Resort and Hotel. Your home away from home. Alang sa inyong mga panginahanglanon sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, bespoke suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, corporate items o kuman pa. Adto na dayon sa Odron Uniform Center Kinabawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center Kinabawan na makit-an sa Jubilee's Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kinabawan City. For bookings and inquiries, tumawag sa 0951-087-9440 o 0917-630-2874 or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, makitaan sa Doors 6 and 7 AS and HS Building, Kimpo Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendras Gym, beside J&T Express. Odron Uniform Center Kinabawan. Open from Monday to Friday and Sunday. Keys, Weight Plus, Animal Feed Supplement. Nganong ingon anak kapaspas ang pagsikat sa produkto ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement? Lima ka rason ang among mahatag. Una, ang maayong epekto sa King's Vita Plus sa gialimahang hayop. Kay paspas kining makapadako, makapabugat, makapanindot sa panit o balahibo, makalikay sa dehydration, layo sa sakit, makapadaghan sa milk production sa mga anay, makapaligon sa kabukugan. Ikaduha, kini ang dunay pinakakompleto nga ingredients sa feed supplement. Kay kini puno sa vitamins and minerals, calcium, amino acid, enzyme, electrolytes, omega-3, D3 o probiotics.
Ikatulo, praktikal nga gamiton tungod simple ang paggamit. I-mix lamang ang usa ka kutsara sa usa ka galon nga tubig o i-mix ang usa ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds ug ihatag kini matag adlaw. Ikaupat, ang tumong sa kumpanya sa King's Vita Plus nga makaproduce sa maayo ug bag-ong teknolohiya sa pagpanguma ug ang ikalima mao ang partnership sa pag-asenso and nation building pinaagi sa pag-empower sa mga farmers sa pagsalig sa pagpanguma isip source sa disyenteng panginabuhian. Maong panahon na nga ubanan nato sa pag-asenso sa pagpanguma gamit og King's Vita Plus mapalit sa tanang agri-vet stores duol sa inyong lugar. Himsog kaayo ang Papa ni Lorena Kunanan nga si Felipe taga matutungan Santa Cruz Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pud nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa high blood niya ba? Ang Yaki Oil Yaki Capsule na plus niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kay kuya. Bisa tiguwang na aksay lang gyapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit ka na sa mga butika. Ang pagkaguba sa mga mata ukon retinopathy ang isa sa mga posibleng nga komplikasyon sang diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6:53 na mga katinig ang atong oras samtang sa pika sa bahin sa tuang mga balita. Kagabi adunay vehicular accident na itabo no alas 10:30 antak na kagabi diha sa may round ball kung diin ang biktima ay pastilan mo lagi basta mag-inom lagi mo ayaw gyud mo drive kung dapat dili sobra-sobra kay sumala pa mga katinig hubog ang naasoy nga lalaki nga nag-drive sa iyang motorsiklo niya pag-abot diya sa round ball na bangga kini rason nga madisgrasya unya tungod sa kakusog siguro sa dagan ay pastilan na mo ang biktima nagkadugo ang ulo o nga may nalang gidala sa balay tambalanan no so unsa kay update ni ato naghulat pita sa ato ang traffic division sa city PNP sa progress ilang gipahigayong investigasyon na kagabi o samtang nga sa pika sa bahin sa ato ang mga balita mga katinig. Dawat kita ga report gikan sa Davao area pag-abot sa mga modernong epekto o mga modernong ekipo sinyalis nga magsugod na ang Davao North o South Subway DPWH unya ang SPMC mas gipalapdan pa ang mga lawak alang sa mga pasyente sa COVID. Doon ay dugang mga balita o detalye si Tinig Gadisi sa A sa Roan Abasolo. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! May nga buntag ka, Roan. Yes, may muntag ka rin sa ating nasa titikapyo. Pasensya na yun tayo katagunan na hawang na kahit tagal. Pero kami mga panahon na, ang debate na public policy na rin, ispedali sa nagsekretary na si Secretary Mark Villar, nagdanag yun mismo, personal siya na may amin, katapayon sila. Pwede pindala ang mga sophisticated na mga o mga ikipo aron na magamit sa pagkanot sa ilahang sahab na ginaraw na sultan ng mga proyekto diri sa ato ang bagayan sa Davao o sa Tibet Region 11 ang pagsugod no ni Inay na ito sa subletan yan tapos ang katapos tumot din usa sa mga ituan mga pangandaman sa DPWH, so sakin siya sa mga butang na bitagaan tulong po sa ating national na gobyerno. Dali, ang lakot pa ni Secretary Villar na kininaisgutan usab na project, parintamot din no, aron usab na matagaan o taharuway ang transportasyon din niya sa ito ang maling kumpulio sa dito na Karuan! Hello Karuan. Karuan. Karuan, okay dayon to ha. Putol-putol na to ang linya. Okay. Okay. Mao ni problemado gini ato ang signal no. Bisang asang dapita. Mao ni labad kayo. Tingala ka sa kita pa. Labad ka ini signal nato. Oy, kaano sa kama pa improve ang ato ang
komunikasyon. Number you have dialed is either unattended. Ay, na lang. Labad. Sige. Samtang nga sa pika sa bahin mga katinig, no? Kaya ito ang gina-establish ka ron ng linya kang kaubang roan. Okay. Ang mga hospital beds sa Midsayap Cotabato, doon na po yung problema kay puno na daw usab, no? Balikan natin si Caruan. Yes, Caruan? Yes, tama, no? Ato ang diingon ka ganina na ang ato ang project, no? Project na to sa ato ang ano katong tunnel, subway tunnel na to, sugda na din sa ato ang hadakbayan karong hinapos third quarter sa ato ang kuano sa third quarter uno ko matapos ang 2021. Ug sa pikasan ay sa ato ang mga balita, ang Southern Philippines Medical Center, ang government owned hospital sa ato ang hadakbayan sa Davao, ang nangita na karon o dugang pasilidad aron nang mapalapdan ang ilang serbisyo sa so, sugwak ng mga pasyente. Ang katong ilaha ganing katong ilang psychiatric ward na kaning ginatawag sa governmental hospital na nag-okupa sila dito 300 to 400 beds para masab nga magamit ang ato ang mga ma-accommodate ang ato mga kaigsuunan na pinag-abot sa Kapitambalan ng Southern Philippines Medical Center nga mao ang government COVID-19 hospital diri sa ato ang Region 11. So kana siya ko aloy mga kaigsuunan ang ato mga ato mga kagarabaltan informasyon na hitos direktong nukad gikan sa Davao City Hall alang sa tinig ng bayan kini si tinig sa joy. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Igang salamat ka obang Caruana Basolo gikan sa Davao City Hall. Doon ay problema yung signal. Samtang sa pika sa bayan isolation facility o hospital sa Midsayap, uno na tungod sa nagkataas nga ihap sa mga nangaigo sa COVID. Detalye sa balita na sa linya si Tinig 13 Lizelle Anyon Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Lizelle. Isolation facility sa hospital tungod sa nagkataas ang kaso sa COVID-19 sa Midsayap Cotabato nga nikabat na sa 246 base sa tala sa Department of Health 12 gahapong adlaw. Kinihuman nagpositibo ang 21 ka mga residente kagahapon ug tungod niini misaka pa sa 771 ang total infection sa lungsod. Nikabat na sab sa 500 ang mga naayo sa virus samtang 25 ang mga namatay. Matud kang EOC Incident Commander Dr. Vevencio Diomampo Jr. nga puno na sa karon ang mga isolation facilities o mga ospital sa lungsod o gani ang ubang mga pasyente gi-home quarantine na lamang. Apan, maski pa man puno na ang mga pasilidad, gipasalig ni Vevencio sa katawhan sa Midsayap nga padayon gihapon ang pagmonitor sa mga Barangay Health Emergency and Response Team o BHERT o gisiguro ni ini nga gasunod kini sa tamang proseso og inspeksyon. Sa karon padayon nga gipahinumduman sa kagamhanang lokal ang publiko nga sundon ang mga health protocol kontra COVID-19. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Tinig 13, Lizelle Anyon Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dagang salamat kay Lizelle, mga katinig. Wa na kita igong oras musunod ng alas 7 balita. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw ng atong programang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Aduna ka ba gibuhing piso nga hybrid o manok mang sabong nga nakasinati og sakit sama sa halak, bisik, sipon o gubo, laway-laway, koriza, bacterial flushing, kolera, malaria, kalintura o baka adunay samad? Ani ana ang pinaka-epektibo nga water soluble powder antibiotic? Ang Panamox Forte, ang pinakaunang antibiotic nga adunay upat ka combination sa human grade formulation sama sa amoxicillin, tylosin, paracetamol o carbocysteine. Simple lang ang paggamit. I-mix ang 2 ka 5 gram water soluble powder sa Panamox Forte sa usa ka galon nga tubig ug ihatag kini sulod sa 5 ka adlaw. Ayaw na paglangan, sulbaron sa hinanaling panahon ang sakit sa imong binuhing piso nga hybrid o manok pang sabong. Ihatag na ang Panamox Forte, available sa tanang AgriVet stores duol sa inyong lugar. Ayaw kalimot, available usab ang Panamox Caplet para sa mga sunoy kon manok pang sabong sa mga AgriVet stores. Kayo
kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba.